Hello, good evening po sa ating lahat. Narito na po sila para sa ating ika-53 or 53rd day na ating sharing na devotion video. And because today is Thursday, so kakatapos lang po nating manood at makinig na ating Thursday devotion ng Alive in Christ One Chai or Alive in Christ Hong Kong Church dito sa Hong Kong na pinangungunan ng ating Pastora Joy De La Rosa habon, na kung saan ang naging topic is about confidence and humility. Ayan, na kung saan ay napakagandang topic because yan din ay ating matatackle up at pwede ding maging additional wisdom na ating maidadagdag sa ating pag-aaral na ito ng ating devotion video. But anyway, bago po ang lahat, huwag natin kakalimutan ang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na nadagdagan ang aming mga kaalaman at karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang maipahayag ito sa aming mga kapwa, Panginoon, na kung saan ay kailangan namin bilang mga nangangaral at nagpapayag na inyong salita, Panginoon, ang confidence, Panginoon, at humility, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, at hindi sa aming sarili, Panginoon, upang kayo ang maitaas at maluklok, Panginoon, ang inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu, Panginoon. At aniniwala po kami, Panginoon, na ang bawat pag-aaral na ito at pagbubulay-bulay na inyong salita, Panginoon, ay inyong ginagabayan at binabasbasan, Panginoon, upang sa bawat makakapakinig, Panginoon, nito ay unti-unting nababago ang kanilang buhay, ang kanilang puso at isip, Panginoon, na kung wala pa silang pagkakilala sa inyo, Panginoon, at pagtanggap bilang aming Diyos at tagapagligtas at sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus para kami itubusin, Panginoon, ay hindi kami magiging malaya na kagaya nito, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niya kaming bibigyan ng lakas, Panginoon, upang magawa ito, Panginoon, dahil kagaya nga sa sinabi sa Bible verse na aming pinagbulay-bulayan sa Thursday devotion, Panginoon, na apart from you, Lord God, we can do nothing, but we can do all things through Jesus Christ who strengthen us, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ikinaludugod ninyo, Panginoon, ang pagtataas namin sa inyong pangalan, Panginoon. At kami ay mananatiling na sa pinakamababa, Panginoon, at tungtungan lamang ng inyong paa sa inyong kalwalhatian, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras, Panginoon, na ipinagkakalob niyo sa amin para makapagbulay-bulay na ito, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kami ay pagkakalooban niyo pa ng maraming mga araw, Panginoon, at mga gabi, Panginoon, para magpahinga at ito ay mapag-aralan. Tinataas po namin ang dakilang pangalan sa tanging pangalan ni Bugtong na Anak na si Jesus. Amen. So, ang topic po natin ngayon ay Lucas 18:17. Ito yung sinasabi. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaarian ng Diyos gaya ng pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok doon. Message, pinapatandaan ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga nakikinig na kapag ang sino man daw ay hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos gaya sa pagtanggap ng isang bata, ay hindi daw iyon makakapasok doon. Application. Dahil madaling maniwala ang mga bata sa sinasabi o pinapangako sa kanila at naniniwala sila na tutuparin ito ng nangako. Kaya ang may mga gaya noon na pag-uugali ay mabilis tinatanggap ang kaharian ng Diyos dahil iyon ay may pangakong buhay na walang hanggan. Pero sa nangyayari naman ngayon sa panahon natin, huwag nating nakawin ang kabataan ng isang bata o kabataan. Dahil sandali lang ang mga taon na sila ay bata. Mas marami ang taon para sila ay maging matanda. Lalo na mga bata na genius or matataas ang IQ. Dahil kahit bata pa lang ay nasasabak na sa mga pangmatandang kurso o mabilis makatapos ng pag-aaral, na halos di man lang na-enjoy ang kanilang kabataan dahil ang naging pinagkaabala nito ay panay pag-aaral. Kaya madalas ay nagiging malungkot ang mga ganoong bata dahil napilitan silang maging matured kahit bata pa sila. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Yun nga, diba, yung
pagiging inosente ng mga bata. Yan yung kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos na kagaya sa atin bilang mga tumatanggap sa ating Panginoong Yesus, 'di ba? Yung especially dun sa mga bago pa lang talaga tumanggap sa ating Panginoong Yesus, kasi kumbaga sa una nga ay sila ay mga parang ligaw na tao na hindi alam ano ba ang kahinatnan ng buhay ko kapag ka nagpatuloy ako sa halimbawa, okay, gumagawa ng masama, ganun, or wala pang pagkakilala sa ating Diyos, 'di ba? Pero gaya sa mga bata na pag once na nakarinig sila, halimbawa narinig nila itong ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, or nakarinig sila ng preaching or nakabasa ng verse ng Bible na kung saan ay nagrema sa kanilang puso, and yun yung nag-udyok sa kanila para tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, 'di ba? Na kung saan kung makikita nila doon or mababasa nila yung tungkol sa pangako ng ating Panginoong Diyos na kung sino ang tumanggap sa kanyang anak na si Jesus ay may buhay na walang hanggan, kung tatanggapin niya yun sa kanyang puso na ay tinatanggap ko ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas at ang lahat ng mga kasalanan ko ay alam kong nilinis na ng ating Panginoong Yesus. And syempre, iaan mo na sa sarili mo na hindi mabuhay sa paggawa ng kasalanan, kundi paggawa sa mga mabubuting kalooban ng Diyos, diba? And ayun nga, tinakalap ko rin dito yung topic na kasi karamihan nga, na usually, ay oo nga pala, nakalimutan kong sabihin din yun, thankful nga pala ako kay God, kasi speaking of, dahil tungkol sa mga bata or kabataan, is today nga pala is na-release yung school report card ng aking maanak, and I thank God, to God be the glory na ang aking panganay na anak is either top 1 or top 2 sa kanilang klase, so with high honor, and then ang akin namang anak na lalaki ay achiever sa kanilang klase, and with that, ayan, sabi ko nga is talagang sa si Lord lang yung nakakapagbigay ng wisdom sa kanila, and syempre bilang magulang ako na narito, kinailangan kong magsakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa at mapalayo sa kanila, is masarap sa pakiramdam na talagang makikita ko na yung kabutihan talaga ng Diyos is sobrang nararanasan at nakikita ko sa mga anak ko, diba? Dahil we dedicate our children para sa ating Panginoon, and yun nga, sakto yung topic natin is about sa mga bata or kabataan, diba? Na kung saan i-explain mo lang sa kanilang mabuti in a godly way yung kung ano yung mga ginagawa mo, sacrifices para sa kanila, and in return ang nagiging pagtugon naman nila is nag-aaral silang mabuti. Sabi ko nga, hindi naman ako naghahangad ng mataas na grade or top, diba? Yung kumbaga sa akin, tanggap ko sila bilang mga anak ko anuman yung marating nila, kasi syempre pinahiram sila at pinagkatiwala sila sa atin ng Diyos. So tayo bilang mga magulang or bilang mga nakakatanda sa kanila ay dapat maggabay sa kanila bilang na may gabay ng ating Panginoon upang ang kanilang tahaking landas ay ayon sa ikalulugod din ng Diyos, diba? Yung sabi nga is train up a child in the way he should go, and when he grow up he will not depart from it, diba? So thankful kay God, ayan, na sakto din na naaangkop siya dito sa topic natin, and yun yung isa sa pinaka napapansin ko, kasi merong kilala dati na very mataas yung IQ ng mga bata, parang si Shira Luna ba yun, yun nung mga episode ng mga year namin na kung saan parang 12 years old pa lang yata siya, tapos na siya ng college. So, 'di ba, syempre yung iba mapapamangha ka na, wow, grabe, sobrang talino niya. Para kahit di na siya mag-aral, halos alam niya na lahat, kahit ano ituturo ng teacher niya, parang alam niya na lahat, 'di ba? Pero minsan makikita mo nung in-interview kasi siya, parang makikita mo na may lungkot tungkol dun sa batang yun. Kasi, di ba, syempre, hindi niya na-enjoy yung kabataan niya, hindi kagaya ng ibang kabataan na naglalaro pa, nag-i-explore ng mga bagay-bagay, di ba? Kumbaga sa kanya is parang hindi na niya ma-enjoy kasi kailangan na niyang makagraduate agad, di ba? Kailangan niya na magkatrabaho agad. Paano kung yung edad niya is parang pang grade 6 pa lang dapat sa normal na
flow ng utak or kaisipan ng isang bata. Pero sa sobrang talino niya, is kinailangan na niyang tahakin yung landas ng pagiging matanda. Sabi ko nga, di ba, ang episode ng pagiging bata ay masyadong maigsi lang kung iisipin. Kasi yung simula pinanganak ka until ikaw ay mag-reach ng 12 years old, is yun yung mga episode ng bata, di ba? Kabataan naman or teenager is starting from 13 to 19. Pagsapit mo ng 20 is young adult na yun, di ba? So, kung iisipin mo, kung mabubuhay ka ng, sabihin na natin, mga 60 years old, so 20 years mo lang or 19 years lang yung pagiging bata or kabataan mo, pagkatapos yung most of the time na is magiging matanda ka, di ba? So, parang ang nangyayari, nanakaw yung kabataan ng batang ito na sobrang genius dahil kinailangan na niya na makisalamuha or umakto na matanda dahil nga sa talino na ipinagkaloob sa kanya, di ba? Pero alam ko hindi siya naging doktor, hindi siya naging kahit anong mga businesswoman or everything. Parang ang pinili yata nung si Shaira Luna ay maging photographer. Yun yung pinili niya, hindi yung kahit anong course. So, hindi natin alam kung ano yung tumakbo sa isip niya, bakit yun yung pinili niya na take upin sa kabila ng yun nga siya ay sobrang matalino, 'di ba? Kaya nga minsan lahat ng mga extreme or mga sobra, parang mahirap din kapag ka meron ka, 'di ba? Kaya nga sa mga anak natin, ayan, wag natin silang sobrang, ay, kailangan maging matalino ka, kailangan maging top ka para may maipagyayabang ako bilang magulang mo or what, di ba? Dapat hindi ganon. Yung kumbaga, kung ano yung nakaya ng anak natin is pahalagan natin and pasalamatan natin, lalo higit sa Diyos, na kung ano yung nagawa nila, I know na ginawa nila yung best nila. Ayan, and tayo nandito para i-encourage sila na hanggat ginawa nila yung best nila, you are still proud of them. And kahit anong mangyari sa kanilang mga grade, ay nariyan ka pa rin na susuporta at mag-cheer up sa kanila. Na kumbaga, wag natin silang i-judge or husga na yan, di ka kasi nag-aral na mabuti, kaya ang babatuloy ng grade mo, ganyan-ganyan, di ba? Kundi, mas lalo nating i-encourage sila or palakasin yung loob nila na okay lang na next time, ganito-ganyan, di ba? Yung kumbaga para hindi sila manliit sa sarili nila or hindi sila ma-stress, ma-depress, di ba? So tungkulin natin yan bilang nakakatanda at bilang magulang, na huwag natin silang i-pressure. Yung kumbaga, kung alam mo na na pinag-pray mo na kay God to give them wisdom para sa kanilang pag-aaral, believe in it and tayuan mo yun na naniniwala ka na they can do all things to Christ who strengthens them, di ba? So, kagaya din sa atin, ayan, kailangan kasi sa buhay natin is balance lang tayo. Hindi tayo sobrang extreme sa mga bagay-bagay. Kailangan, ano lang, sa gitna lang, sa middle lang, lalo pagdating sa pag-handle ng mga kabataan or ng mga anak natin. Kagaya ako sa mga anak ko, ina-explain ko sa kanya, kung halimbawa may mga questions sila or may mga tanong, syempre, una, hinihingi ko rin niya ng advice kay God kung ano ba yung magandang maging advice sa kanila. Or, syempre, tayo, bilang umedad na ganito, kahit pa paano, meron na tayong mga experience na pwedeng ipaliwanag sa ating mga anak or sa mga nakababata sa atin or sa mga kailangan ng advice or payo na, di ba, hindi tayo sobrang luwag sa ating mga anak, na hayaan na natin sila na kung ano ang ginagawa, at hindi rin naman tayo sobrang higpit. Kumbaga, talagang tamang timpla lamang tayo ng pagdisiplina at pag-manage sa kanila bilang mga anak natin, di ba? And syempre, ang lahat ng guidance at gabay ay hinihingi natin sa ating Panginoong Diyos and ina-apply natin sa kanila in a godly way. So, ayan, sana din po ay sa ating mga babaginan ng salita ng Diyos at para mapagharian ng kayaan ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus ay magkaroon tayo ng kagaya ng pagtitiwala na isang bata, na kumbaga ay umasa tayo at lagi nating kinakapitan at pinangahawakan
ang mga pangako ng Diyos na mayroon siyang magandang plano para sa atin. And ano man ang mga pagdaanan natin, mga hirap man yan, mga problema, stress or depression, ay alam nating makakayanan natin yan dahil sa lakas na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Yesus, na kung saan napagtagumpayan ng ating Panginoong Yesus ang kamatayan sa krus at siya'y muling nabuhay. So kasama niya din tayo na muling nabuhay, at we are righteous sa paningin ng ating Panginoong Diyos Ama, dahil nagpalinis tayo at nilinis tayo ng dugo ng kanyang anak na si Jesus. So hanggang dyan na lamang po, at magkita-kita po tayo bukas para sa ating another devotion. Tayo po ay mag-end into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon dahil sa panibagong aral na aming natutunan na ito Panginoon, na kung saan Panginoon ay maging inosente kami sa paggawa ng mga kasalanan Panginoon, kagaya ng mga bata Panginoon, and kagaya ng mga bata din ay ang maging pag-uugali namin Panginoon ay panghawakan Panginoon at maniwala sa inyong mga pangako Panginoon, na alam namin hindi ninyo kami bibiguin Panginoon, kundi ito ay inyong tutuparin sa amin at sa aming buhay Panginoon. Salamat po Panginoon sa karunungan na ipinagkakalam nyo sa amin at sa aming mga anak Panginoon, na kung saan Panginoon ay nakikita namin ang bunga ng pagtitiwala sa inyo Panginoon, at sa mga pangako ninyo na kayo ay may plano sa amin Panginoon na maganda, mabuti Panginoon, at ayon sa ikaiunlad namin Panginoon. At dalangin po namin Panginoon ang mga hindi pa tumatanggap sa inyo Panginoon, ay naway mabuksan na kanilang puso at isip Panginoon, na papasukin ang inyong anak na si Jesus sa kanilang buhay upang magkaroon ng magandang pagbabago sa kanilang buhay Panginoon. At alam po namin Panginoon na all our deepest prayer Panginoon, banggitin man ito ng bibig namin o hindi Panginoon, ay alam naming nalalaman ninyo Panginoon pagkat kayo ay sumasa amin Panginoon, at nakikita ninyo ang anak na ninyong si Jesus na nasa puso at isip at sa buhay namin Panginoon, at siya ang nagahari, and letting the light of Jesus to shine upon us. Muli, binabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng niyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye!